Yan, tignan natin ah. Feeling ko ano to eh, Xborg tsaka Esme. Ikaw. Oo, pwede. Esme. Actually, for the execution, very effective sa kanila ang isang Esmeralda pick. Ang ganda ng nagiging rotation nila. Maybe, maybe an off lane or a mid laner. Pero tignan natin, for the execution, Kanjo is still open. Actually, pero going the execution, Xborg. Medyo hindi... Ah, galing mo naman. Esmeralda. Actually, for the execution, hindi nila priority pick ang isang Kanjo. Kung mapapansin ng ibang teams, they'd rather get mga solid tankers kaysa yung initiator na medyo malambot. Medyo malambot. Tama ka nga dyan. Pero ito, Geek Fam, second and third pick, nakakaramdam ako dito ng Kufra. Pwede, Kufra, actually, para medyo mahirapan din mag mamba out ang isang Esmeralda pagdating sa team Kufra fight. Kufra and, oh, yun na. Selena. Binukulungan mo yan. Dahil sa'yo, Selena. Iko-go pa rin dito or talagang may gustong patunayan dito yung Geek Fam PH on that Selena pick. For the execution, pwede sila kumuha ng support. Ayan, oh. Naunahan ako mag-lock pero Diggy din yung nasa isip ko. Gusto ko yung point na pag nakakita ata sila ng Kufra, they go for Diggy. Para malaki no? Bagay. Oh. Pwede yun. And last band for the side of Geek Fam, tignan natin. Oh, so here for the Geek Fam PH, tingnan natin kung pwede sila mag-ban actually ng Yana, Marksman, which is isa sa mga nagpasakit sa ulo dito ng Geek Fam PH kanina. Alam naman kasi nila wala masyado pang huli yung ano, yung Geek Fam. Mm-hmm. Knowing na mas makaka-free hit dito si Zapdos sa first game kasi they have this Diggy. Paano mo nga naman huhulihin? May time journey, may BMI pa. Mahirap talaga huliin to si Zapno using Claude. And last band for the side of Execration. Feeling ko, ano to eh? Fighter eh. Kasi usmang, inunan na nila yung Tams eh. Pero pwedeng Granger actually. Tira. Hayabusa pala. Offlane. Rafaela. Rafaela. So, parang nga din naman, malaking bagay kasi kapag ka, may Rafaela ka, tapos may kasama ka ding Teresa. Para siyang nadudulot ni Rafaela sa isang Esmeralda. Kasi si Teresa, mabagal yung movement speed niya. Your tapos si Rafaela, nagbibigay siya ng movement speed. So, goods if ever. So, pero tignan natin here for the execution. Kanina ko na-ban ang isang Grox sa third ban. This time around, na-open for the side of execution. Pero mukhang Lunox. Para sa side ng Geek Fam, pwede naman, yun, Hayabusa. Medyo napanood ko na ganitong lineup. Pero let's see kung mag-work ito against execution. Yan yung sinasabi ko eh. Yung meta or sa peaking is close sa style ng Geek Fam is yung Onyx. Pero mas malinis or mas nakabisado ng Onyx yung ganong rotation or ganong meta. Tignan natin kung mag-work ito. Last pick for the side of execration. Siguro kailangan nila ng physical damager Granger. For... Possible na mag-Granger tong side ng execration. Hero ni Zapno waiting for the last or kaya pick. Kahit anong hero na may dash para if ever mag-penalty zone, mabilis tumaka. So, Gushin here for the side of execution. Tingnan natin kung paano ang magiging sagot nila dito knowing that Geek Fam PH has the Hayabusa. Usually for the Hayabusa, medyo mahirap siyang hulihin kapag kakumukulit at gumugusto. Pero tingnan natin more on the objectives dito ang gusto ng Geek Fam PH for sure. Knowing that they have the Hayabusa onto their lineup and for the execution naman, mas maganda dito is yung continuous rotation. Yun. Pag gusto ko yung pick talaga ng Diggy dito, usually pagka-gushion ka, magkakita ka ng Kufra, ayaw mo na mag-gushion eh. Kasi di ba pagpasok mo, walang labasan. Pero there you go. That's a good pick. Alam nila, sabi nila, kahit may Kufra, hindi tayo matatakot sa crowd control. We have this Diggy. Capitalize natin. And yung Esmeralda, naka-purify. So, hindi talaga ayaw niya talaga ma-crowd control unless i-change niya yun. Yun yung huli ko nakita eh. Naka-purify siya dito. Tsaka dito for the execution actually, si Diggy counter siya for the Kufra and pwede din na if ever sila naman yung magiging aggressive. Mm-hmm. Kasi pag naka-fleeting time na siya, di ba, pagka nakapag-assist ka, cooldown na siya cooldown. So, pwede pang initiate si unang time journey tapos pang back away naman yung isa pang time journey. Pero ito, pakilala muna natin ang ating mga team. So, on to the red side, that is Execration. May ang gagamit na Xborg, pakbet naman on the Esmeralda. Sire para si Diggy,
Chuck knew all the Grok and Zap knew all the Gushon. Para mas kabilang side, we have Geek Fam. Talkman gagamit sa kanyang Kufra. Courtesy para sa kanyang Selena. Escanor using Hayabusa. Kingpin para sa Lunox. And why not para sa Charisla. Lakas makabingo sa letrang N. Pero ito, once really tayo in favor of the execution for the Geek Fam PH, kailangan at kailangan talaga nilang maipanalo itong game number 2 to extend this series into a third match. So, tingnan natin here for the execution, the usual rotation. So, Zapno is back against the middle lane. Nakilala natin siya na Gushon user talaga. Gushon user. Way back mga season 5 or 8. Pero, tingnan natin here onto the top lane. Grabbing zoning out. 4-man setup here for the execution. And Gold Buff has been secured dito ni Zapno. May nga lang napilita mag-flicker doon on that X-Borg as well. Ito inuunahan nila the rotation. Look at this Jackno. Ganun talaga siya ka-aggressive dito. Siya. Reverse time dito. Dokman might go. The power of nature. Bibitaw na ba? Wala, hindi. Medyo nagmintis lang dito. Pero look at Kingpin. Medyo pulado. Pakpil. Ay, naku po. Upcom kill. Nakapatay dito si Curtsy sa bottom lane naman. Pero here for the execution. Sayang yung isa pang swing sana ni Jackno. Low life na. Yung isang player doon from the Geek Fam PH. Pero here for the execution. May kita nyo as much as possible. They're trying to cut all the lanes. Kasi yun nga lang, hindi nila napansin yung isa nilang bata dun sa bottom lane and napatay ng Geek Fam PH. Here, for the Geek Fam PH, ang kagandahan dito, hindi din sila masyadong nag-overextend and like here for the execution. Kumbaga, as much as possible, knowing that this is just the early part of the game, hindi sila nagmamaasim. Eto na, pumapasok na dito si Zap. Tamang out muna dito. Nakita niya dito, Curtis is in. Si Nina, trying to throw some arrows pero hindi talaga nagkoconnect dito. Look at this, Dokman, try control. Sire, counter initiate coming from the side of execution. Wala ba? Wala. Chill na muna. Alam niya, wala pa siyang level 4. Mahirap. Mahirap makapasok. Ito na, May. Naku po. Going in, masyado kumalalim. Napatay pa nga dito ni Kingpin. So, diretso na dito para sa turtle side. Ang Geek Fam PH for the execution. Naku po, sire. Tinalan ko, mapapatay pa nga dito ni Curtsy. As well, gamit-gamit ang kanya abyssal trap. Bouncible dito, Zapno. Medyo walang wala sa posisyon. Kingpin again with that kill with a 2-0-0 KDA for the side of Geek Fam PH. Level 4 na dito si Jackno kasi nga lang wild charge ang kanyang sagot. Nasusunog lang din. Pero, up, kamuti ka na tumama abyssal arrow pero nakatakas pa nga Kingpin again with a kill at killing spree pa nga para sa kanyang Lunox onto the side of Geek Fam PH. 5-0 para sa laban na to. 3 minutes into our game time. Grabe, pinapakita aggression ng Geek Fam PH dito. Ito na yung sinasabi natin. Yung si Curtis, gumagana yun yung kanyang Selena. Look at the score. Around 3 minutes, nakadalawa na agad siya. Oh, malaking bagay. That's a good sign para sa side ng Geek Fam. Pero let's see kung ano magiging sagot ng execration dito. And with regards to the rotation ng execration, meron silang mga questionable moves na pinapakita dito. One-on-one with a great one. That's a level 6! That's a level 6! Zapno, medyo hindi matatapa pagpapasok dito. Zapno! Napatay dito gamit ang bouncing ball ni Kuya Dokman for the side of Geek Fam PH. Actually here, for the Geek Fam PH, kung hindi nyo mapapansin, kanina kasi si Curtsy or the Selena para sa kanilang team, and nasa middle lane. This time around, side lane naman siya. Side so, lane na nga. Mas madaling sumipat if ever for the abyssal arrow as compared to kanina, nasa mid lane siya, wherein in fact, yung execution at that time is super aggressive. So, ito yung sa execution, medyo nahihirapan sila on the rotation actually. Kasi, yung mid lane dito na Geek Fam PH is more on the burst na hindi kailangan ng combo as compared to the Gushon of the execution. Tama, yung the execution. Execution pa nga, masasabi ko sa the execution of execution. Yan, masyadong medyo kalat-kalat ang grupo ng execration dito. Tignan natin kung magiging sagot. Look at Esmeralda trying to defend ang kanyang tower while yung Hayabusa hold lang dito ng lane. Tamang farm lang, tamang push lang. Zapno, kung kanina hindi natin nararamdaman yung Selena with the power spike sa early game, now si Zapno nagkakaganon. Hindi natin siya maramdaman. Almost same ng style kasi yung power spike din ng Gusho nag-uumpisa sa early game. Ngayon, 0-2 na ang stat si Zapno dito. Wala sa position. Ayan o, talagang binabantayan, dinadalaw kung nasa si Zapno. Para walang burst, kasi ito lang talaga yung burst damage na makita natin for the execution din. Now, what's 0-2-0 ang isang X-Borg. He is at the bottom lane kanina pero napilitan siya mag-shift dito sa top lane and turret ang nakuha dito ng Geek Fam PH. 6-0 ang ating score onto this match for the execution. Nahihirapan sila i-grip or i-grasp kung saan ba talaga sila pupunta ng lane. Kasi parang yung Geek Fam dito, they're all over the place. Sinasakop nila yung river side, yung across the river. Kumbaga for the execution, wala silang choice kung hindi mag-stay muna at antayin ko nung ibabato dito ng Geek Fam PH. So, pati walang pati jungle ng execration is being invaded ng
ng Geek Farm dito. Good job para sa side ng Geek Farm. Sabi na kayang-kaya pa. Oh, tinamaan dito. Pwede ata nilang kunin to. Burst ma, mangyayari. Oh, up na muna dito ang tropa natin si Jack. No, Sire, medyo misposition. Lagi malalim si Sire na nakikita ko dito. Then kailangan niya na mag-ingat. Knowing na Diggy siya, sobrang ano, squishy kasi ng Diggy. Konti nga lang, kayang-kaya kapitasin. Look at the level. Humahabol naman ang execration with regards sa level. 7 pa lang si Zapdos dito. While, uy, 9 na pala agad si Kingpin. Oo, early on agad dito for the Lunox. Actually, Lunox is sa mga heroes na kapag kaunang-una siya nauna, unang-una siya nauna, no? Gano'ng kauna. Pero may tendency din mag-snowball. Here, makikita natin, 3.8k na ang kanyang gold as compared to the Esmeralda here for the execution with a 2.8k. So, 1k agad ang kalamangan para sa mga mages dito ng execution. So, for the Geek Farm PH, kailangan lang talaga i-continue nila yung nagiging rotation nila ngayon. As much as possible, kuha nila yung territory. So, look at that, no? The gold ng Kufra. Tank yan, 3K against kay Zapdos with a 2.7K. Mas malaki pa farm sa inang tank. Hindi ito magandang sinyalis for the side of execution. Now, dadaanin na lang muna nila somehow sa objective dito. 1-2-2 ang ating objective. Pero look at this, ano, bottom lane. Last insanity ni May dito. Wala atong follow-up damage. Kinakapitan dito. Hindi na kinayaan ang time journey to ni Sire. Hindi na nasa game sa May. Kasi nga lang dito, Zapdos papasok. Ano, Dean Cancelis. Kasi nga lang na-stand dito. Tinamaan ang Halloween killing spree para dito sa Selena. Sire, tumatakbo na susunog pa ako ng double kill para sa Selena. May sagot din dito si King Queen. Another kill for the Geek Farm PH. 10-0. Oh my God. For the Geek Farm PH. 10-0 ang nangyayari dito para sa side ng execration. Tulad nga yung sinabi mo kanina, nagamit na yung time journey. Nung pumasok si Zapdos, hindi na siya nakalabas. Na-ano siya eh? Na-target na araw. Na-stand din siya dito ni Kufra. Dito din for the execution. Nanakap siya. Parang knowing na Geek Farm PH na yung may map control, tumadaan pa sila dun sa mga medyo delikado daanan. Kaya kung saan sila tinatamaan ng kung ano man nagugulat na lang sila. Eh actually, tama yon, sayang yung time journey ng isang Gigi kasi ginamit niya yung supposedly to save the export kasi nga lang namatay din. So kung sana nagamit niya yung for the Gushon, maaring nabuhay pa si Zapdos on that series of events. Pero here for the Geek Farm PH, tatlong turtle ang kanilang nakuha for this match. So, yan ang isa sa dahilan kung bakit ang laki ng kanilang kalamangan for this game. Plus, ayun na, tatlong turtle. Look at the kill of courtesy. 4-0-3. That's a good one for a Selena. Plus, eto rin si Kingpin. 4-0-2. So, yung 80% ng kill ng Geek Farm going sa core hero nila. Hindi sa ating hero. That's huge advantage para makalamang sa early game ng laro. Eh, no? Look at this. Papasok na tayo sa mid game pero ang stats dito sa atin 0-3-0. While si May ang kanilang isa sa mga 0-3-0 din. So dito for the execution actually nagiging mahirap dito. Wala na nga sinasagot pagdating sa team fight. Hindi pa sila masyado nakapag-objective pero sa top lane tinan natin kung anong gagawin dito ng Geek Farm PH. Dive in dito pero tinamaan na naman ng Abyssal Arrow. Kakalmutin dito with penalty zone para dito sa side na anti-terrorist na Geek Farm. Why not dito, May? Tumatakas ng 10 and Tore ang gusto dito ng Geek Farm PH. So another objective masagot naman dito ng execution onto the bottom lane. Gusto din yata nila ng Tore din. So sasagot, paunahan sila makasira tower ng Tore actually. Tower is ang ginagawa dito. Chakno trying to hold ang kanilang last tower dito. Pinapatay lang nila. Ito na lang ang kaya nilang gawin as of now is hindi sila makipag-clash. Daanin natin sa objective para mag-react ang Geek Farm to go back and defend. Pero still, look at Geek Farm going forward. Aggressiveness. Napakaganda wild charge dito. Mamamatay si Curtisi. Sino pa susunod dito? May build on that. At pagkatapos niyan. Eto na. Tingnan natin dito. Backback with Falling Star. With Zapdos will get a kill as well. Pero document dito. Merong immortality check. So zoning out lang din. Tingnan natin. Backback dito. Tama. Para sa kanya skill. Pero may flicker na sagot at the Rizla ng Geek Farm PH. Makakakitaan dito. Escanor nakatago lang din. Pero Sire. Kanya Sire! Time journey agad. Ang sagot dito. Sire will get a kill. Why not? Napatay. Pero ang sakit na ng Hayabusa dito. Falling Star mo lang din. Hayabusa with wild charge lang din. Pero document dito tatakbo. Gusto i-zone out ang Diggy ng execration. So, Sire! Kaya alam mo pala hinahabol. Wala na rin talagang buhay. Bola. Habula. Yun. Yun. Namatay sa titig. Makuha sa tingin. Makuha sa tingin. Kanina pa kita natin hinahabol. Tignan mo naman ako. Pero here,
for this game, top farmer would be the Hayabusa. So ito yung nagiging problema for the execution. Yes, parang nandun na yung damage early part of the game for the Selena and the Lunox. Tapos nakakapag-farm pa yung Hayabusa ng Geek Fam PH. Hindi nila mapasok or may na ma-penetrate yung frontline dito ng Geek Fam. Every time they're trying to contest, sinasama sila. So most likely lang gusto lang ng execution dito is samang farm. Pero hindi pinapayagan ng Geek Fam. Forward lang lagi. Abante lang na abante yung gusto ng Geek Fam. Kung sakali may papalag, pwede naman pagbigyan. Mm-hmm. Tsaka dito for Geek Fam PH, kung mapapansin nyo rin, karamihan din ng mga players nila is meron ng may mga immortality. So, tinan natin here for the execution. Hindi pa natin masyado nakikita na nagpe-pay off ang kanilang export pick. Actually, for the lineup of execution, to be exact, wala silang pansagot for the late game. Kasi for the Esmeralda dito, hindi na siya makakapag-burst. Actually, knowing that magic damage siya. So, immortality lang or oracle ang isasagot dito ng Geek Fam PH. Pero tinan natin, Siren dito nasusunog. Kingpin with a kill with the help of the Selena for the side of Geek Fam PH. So, pwedeng kumuha sila dito na isa pang objective, which is the Lord actually to secure this one. So, Chakto, nandun lang sa ledgy para pigilan if ever so for the map vision dito together with the help of Sire on the execution. Kaso, yun nga lang, walang gigi dito if ever na magkocontest ang execution for this Lord. So, Chakno, nakikipagkulitan lang din. Mare-reset ang Lord dito. So, balik back to zero for the both teams. Ayan, back to zero nga. Yun ang pinakaayaw ng isang gigi is magamit mo yung time journey mo just to save yourself. Diba? Yun ang pinakaayaw na ito. Ito na. Oh! One burst coming from the side of courtesy. Jack Do is down. Wala silang frontline. Anytime, pwede silang gawin dito. Why not? Ito na. Pagpasok dito. May might go down. Tapong baby bouncing ball. Nakabalik pa nga dito. Pero penalty zone, Siren. May! May napatay pa nga dito. Wala pre-hit coming from Kingpin. Courtesy as well. Killing Siren. Pero habang nangyayari yun, dito si Zap na nagtago lang din sa bush. At ang isang Esmeralda just doing the objectives, backpack, just pushing the inhibitor turn here of Geek Fam PH. Pero tingnan natin kung push pa to bago pa makuha ang Lord Carisla. I don't think so. Or why not alam to defend that inhibitor turret. Lord has been taken here by Geek Fam PH. Backpack na sira inhibitor turret. So, super minions ang bit dito ng execution. For courtesy naman, we could see a divine glaive na kanyang bubuin. Napakaganda nung salise or somehow side, salisigang ni Backpack dito. Kumasa si May eh, sabi ayos yan. Kumasa sa katabi niya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Nakakuha na sila ng Lord pero nakakuha na naman nila level 3 turret ang Geek Fam. Mas magkakaroon ng problema ang Geek Fam dito kasi putas na ang bottom lane lang. Automatic, perma, macho creeps na makukuha. Macho minions na yan. Grabe kasi pagpabalik. Para etnev lang yan. Pero ito Lord, na Geek Fam PH sa top lane. Dadaan. For the execution, kailangan ma-defend lang nila to para sila pa rin ang lalamang if ever so para sa minion wave. So, tingnan natin here, they have the Esmeralda to be part of the damage output nila. Chakto, napakatapaw ni Chakto talaga tumaan lang dun sa ilalim. Kasama, Geek Fam PH, kala mo teammate, pero wild charge lang din ang kanya isasagot bago pa makauwi. Napatay na dito, penalty zone lang din. Why not? Ako po, Sire, all that time journey ang sagot dito. Tingnan na, napatay pa nga dito. Coming from Kingpin. May, tinamaan ulit ng Abyssal Arrow. So, sabay na wala. Nakita ko lang nanginig eh. Nanginig lang. Game number 2 goes to Geek Fam PH. Kita naman. 1-1 ang ating score. Medyo late na rin kasi nakabuta si Pac-Man doon. Well, a good decision para sa side ng execution. Kasi yun ay last resort nila eh. Pantayan lang natin. Ang problema, hindi lang nila na-hold ni Lord na going on to the top lane. Medyo hindi lang nila na-burst dito. And well played din ang pinakita dito ni Curtis ng kanilang Selena. Ramdam na. Ramdam na si ano doon. Si Selena and hindi rin nila masyado nabantayan or naalagaan yung Gusion ni Zap na alam naman natin Gusion kailangan talaga magkaroon ka ng ano niyan eh ng snowball sa early game. Look at the stats guys, 422. Grabe. Para medyo ano para may gusto iba sa we're actually here for the Geek Fam PH. Very convincing win actually and here for the execution naging problema wala talaga silang crowd control na asahan. Aside from the wild charge na more on offensive din naman talagang gusto. And one factor siguro na nagtapos talaga ng laban na yun is kung saan dumaan si Chakno.
Kasi napili doon siya dadaan para pumunta. Para umuwi, di ba? So, bago pa siya makauwi, patay na siya kasi kinuha niya na lahat nung damage coming from the Geek Fan page. Siguro kung nagaling din siya kung saan magagaling yung teammates niya, siguro na-sustain pa nila yung Lord plus Baga sa labas siya mismo, nagparamdam siya. Oh, dumaan siya dun sa, parang, wait lang, dahil cash na pala. Dahil exercise lang. Nakala niya kaya niya tanken, miscalculate, coming from Mr. Chuck noon. Yan, abangan natin yun para sa last class. Ito maganda sana yung kuha nila dito. And hindi ko rin ganun naramdaman, of course, si May. Na yung kanya ex-Borg, medyo nag-stay lane siya masyado doon. Pero yung pag-stay lane niya to, napupush pa rin yung side niya. Which is hindi ka nagiging ganun ka-effective sa lane mo pagka nangyayari yun. Knowing ex-Borg ka pa, isa sa pinakamalakas mag-clear. Actually, siya din yung na first blood dito na nga Geek Fam PH. Kaya yun din yung dahilan kung bakit parang...